Nagla-last minute shopping pa rin sa Divisoria ang maraming magulang para sa pasukan bukas at ang mga kapos sa budget. Todo tawad kahit bagsak presyo na ang school supplies. Nakatutok doon live si Katrina Ko. Katrina? Pia, hindi nga alintana ng mga mamimili rito ang siksikan. Makabili lamang ng murang school supplies. Ngunit dahil na rin siguro sa init ng panahon, pati ang ulo ng ilang mamimili rito uminit na rin. Walanda na lang para dalawa. 250 na lang. 250? Opo. 230. Sige, sabihin mo, baka init-init eh. Normal ang tawaran dito sa Divisoria. Pero kanina, hindi nagkasundo ang isang mamimili at tindera. Sa akin, gusto niya siya mas mahal sa presyo. Ikaw kaya magtinda rito para malaman mo kung gano'ng kahirap dito. 5 piso, bakit? Kaya po, 150 ang price. Tapos na po, wala na po akong idagdag. Ayon sa mga tindero, nagbibigay naman sila ng discount. Pero ang presyo raw kasi ngayon ay ika ngay last 2 minutes na dahil pasukan na bukas. Tapat na raw. Mas mababa na kasi ito kumpara nitong mga nakaraang araw. Ang notebook, 14 pesos kada piraso ang may cover, 10 pesos ang nakatahi, 9 pesos naman ang spiral. Ang lapis at ballpen, mabibili ng 7 pesos. Ang bag, mula 150 hanggang 380 pesos. Ang palda, nasa 160 hanggang 260 pesos. 110 hanggang 250 pesos ang polo. 165 hanggang 360 pesos naman ang pantalon. Kapansin-pansing nagmistulang family bonding na rin ang pamimili ng mga mag-anak dito sa Divisoria. Karamihan kasama ang mga anak na bibilhan halimbawa ng uniforme para daw masukat ng mga bata. At dahil kasama ang mga chikiting, iba yung ingat din sila. Dapat po hawak-hawak yung kanyang anak kahit namimili sila. Kahit dikdikan, at least kapit-kapit mo pa rin yung anak mo para hindi mawala. Huwag humiwalay, kailangan humawak sa mama para hindi magkaligaw-ligaw. Pag mawala lang sila, ibigay lang yung number namin. May mga baon din sila mga bimpo at tubig na panlaban sa init. Pia, ngayon nga lang ay medyo umambon dito ano, pero pinagpapasalamat pa rin ng mga nagtitinda dito na hindi malakas ang ulan dahil pag malakas daw ang ulan ay apektado ang kanilang kita. Gayunpaman, Pia, tuloy-tuloy pa rin ang dating dito ng mga tao kaya naman siksikan pa rin. Ang mga kali o daanan naman patungo rito katulad ng dyan sa may Abad Santos at sa may Recto Avenue ay maluwag pa rin ang daloy ng trapiko. Pia? Maraming salamat, Katrina Son.